Okay. May ipapakita akong nahuli na mag-live-in partner kahapon diyan sa Cavite. Naik Cavite na namimigay ng sobreng may laman tag 500 pesos. Yan. Instead, na may bibigyan sila, nagpapakunwari siguro, na hihingi ng sobre, yon pala, ay pulis. Titingnan nyo itong video na to. Sandali. Yan, 50 sobre. Na isinumbong ng mag first timer voters. Yan, Naik Cavite, attention, kahapon may gumagapang pala dyan, tag 500 ang laman ng sobre ninyo. Galing, ano, bawal na yun, vote buying na yan. Yun, may pangalan. Yun, imbis na tanggapin ang pera, nahuli sila. May nag-report sa kanila ng mga butante. Salamat naman sa napaka-smart na butante na nag-report. Dapat talagang ganun para makulong. Pag binigay nila yung sobre na may lamang 500, kapalit nun, ito yun, yung sample ballot na binibigay nila. May sample ballot pa. Ganyan kayo kadumi pag election. Baka nandun yung pangalan nila sa mga recipient ng sobre. Na hindi naman nila alam paano sila nakalagay doon. Yan. Ang dumi-dumi talaga ninyo, no? Ayaw niyong lumalaban ng patas kung kanino man kayo galing na mga sample balot ninyo, mga nayupa kayo. May mga leaflets pa ng kandidato. Tag 500. Ang galing. Siyempre naman, paglabag naman talaga yan sa Kumilik. Kasi 24 hours, hindi na pwedeng magkampanya. Bawal ng mga kampanya within 24 hours basta malapit na ang eleksyon. Kaya nga kahapon bawal na ang kampanya. Kaya nagsigapangan na ang tag 500 na sobre. Anong titimbang-timbang pa, Kumilik? Mag-aksyon na kayo. Talagang maano na ito na ebidensya. Mabigat na ebidensya ito. Ito ang mga style ng mga dilawan noon eh. Pag malapit na ang eleksyon. Tamang anisya para mag-determine kung may minalabag na itong mga taon. Ang penalty nito, 1 to 6 years. Kapal na mukha ninyo magka-live-in kayo? Diyan kayo kumikita? Ipagsabwatan kayo sa mga politikong madumi? Alcalde, isang kandidatong presidente ang may-ari nito. Sige, tuloy niyo.